Good evening. Arman Benko of Peaceabilities here in CBRC.tv. Our topic for tonight, discard tech in managing our personal finances. And perfect timing, we are blessed to have a guest nagpapatotoo sa new norm in managing personal finances, employing technology. At anong uso ngayon? Something online or mobile? Our guest, EVP and EVP of RCBC, in charge of inclusion and the chief innovations in RCBC, handling the Discard Tech project, Mr. Angelito M. Villanueva. Welcome to the show, Mr. Lito Villanueva. I thank you, Arman, at magandang gabi sa iyong tagapakinig sa buong Pilipinas. Nanonood ngayon. Yes. Thank you. Thank you, Sir Lito. Ah. Sir Lito, tell us about Discard Tech. Alam natin na marami sa Pilipino talaga ang gamit ang cellphone. Hindi dapat malaman natin na hindi lang ito ginagamit sa pangtawag or sa social media, pag-post ng Facebook stories mo or whatever. Kumbaga, ito ay dapat gamitin sa magandang paraan at sa magandang gamit kagaya nga ng financial services, no? Sabi ko nga, simple, sakto, sigurado. Kasi itong Discard Tech, makita mo sa pangalan pa lang, no, medyo geologs na, medyo alam mong talagang tatak Pilipino. Para ba kanino ang Discard Tech? Ang Discard Tech ay para sa bawat Juan at Juana de la Cruz sa ating bansa. Kumbaga, pwede mong ipaliwanag sa simpleng salita kung ano ang Discard Tech sa isang taong makasalubong mo sa kalsada, isang sorbetero or isang balut vendor o isang, yun nga, naglalako ng benta sa tindahan or sa palengke, na pwede mo siyang i-describe or ipaliwanag in two or three simple sentences, di ba? O three words lang. Sabi ko nga, simple, sakto, sigurado, di ba? Pag nag-download ba ako ng Discard Tech app, ano mangyayari, di ba? O ang mangyayari ho ay pag kayo po ay na-verify, gamit po ang tinatawag nating electronic KYC or Know Your Customer. Ito po ay terminology na ginagamit po ng ating mga regulators like ang Bangko Sentral ng Pilipinas na talaga pong bubusisiin na kung talaga po at kayo ay totoong, you know, totoong tao at totoong kayo po ay si Arman Benko na talagang kayo po ay nasa picture at nasa pangalan at nasa date of birth ng inyong ID na valid na ID ay talaga hong nagmamatch, no? So kumbaga in less than 3 minutes magkakaroon na po kayo ng isang savings account. Ito po ay hindi po wallet ito. Ito po ay hindi mobile wallet. Ito po ay isang interest-bearing account na kung saan ang maximum na pwede po niyong ipasok o deposito sa inyong Discard Tech basic deposit account ay 50,000 pesos. At ito po ay insured sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Kung ano man po mangyari, ay sigurado po yung pera nyo, kung anumang magkano po yung pera nyo sa loob ng bangko, ay ito po ay siguradong naka-insure. Kung magawala hong mangyayaring aberya sa inyong iniipong pera. At lahat po ng aming kapartners sa gobyerno at sa pribadong sektor po ay kaagapay po ninyo at katuwang ninyo sa inyong pagbangon ng Pilipino sa because po naharap tayo sa pandemya. Yung qualified tumanggap ng SAP, yung Social Amelioration Program, pwedeng ipadala po dyan sa ano? Yes, pwede mo ipadala dito. So ang ginawa namin, kung ikaw ay walang cellphone sa iyong baryo o sa iyong barangay, pwede ka ngayon makigamit or ang tawag namin ito pakisuyo. No? Uh-huh. Yung pakisuyo program, alam natin 'di ba ang Filipino values 'yon, 'di ba? Yung pakibili, pakiload, pakikarga, pakikuha, pakidala, etc. So kasama ito sa pakikisama eh. Sa pakikisama, tama. So alam natin 'di ba sa 'di ba ang normally pag may mga nakita mong karatula sa mga establishments, 'di ba sa mga merchants, nakita talaga doon let's say payments accepted here, 'di ba para to indicate na tumatanggap sila ng ganong pagbabayad, di ba? Payments accepted here. Nakalagay doon, discarded pakisuyo dito. Okay. Yung pakisuyo, yung pakiload, pakibili, pakibayad, pakidala, pakikuha, ganon. So, kumbaga, at ang konsepto nito kasi, di ba, tama ka nga, yung pakikisama, di ba?
Pakita lang natin, Sir Lito, si Marvin. Yes. Ano ang tingin niya sa diskarte? Yes, yes. B, halika B, halika. Ano? B, wala akong dalang lift tint B. Oh, wala. Low lift tint ka agad. Ikaw talaga, B. Pag magpapaload ka, B, pwede sa akin ha. Saka pag may babayaran ka mga bills, mga ganyan, pwede sa akin. Mukhang may bagong racket to si B. Anong gamit mo, B? Discartech app, B. Ito, oh. Download ka na rin, tapos mag-register ka gamit yung referral code ko. Pag na-verify mo yung account mo, magkaka 30 pesos ako, tapos 10 pesos naman sa'yo, B. O, diba? Bongga na. Lumo, discartech ka na ngayon, B, ah. Siguro makakabili ka na ng sarili mong lip tint, B. Oo, B. Dinadamihan ko talaga ng pag-refer, B, kasi pwede kang kumita dito ng up to 30,000 per month. Basta masipag ka lang, saka madiscard ka, B. May pinag-iipunan kasi ako, eh. Ay, sige, B. Magda-download din ako, tapos magre-refer din ako. Marami pa naman akong friends. 3.25% ang iyong tutubuin sa interest sa isang taon sa iyong deposito sa Discartech. Kaya nga ito yung sabi ko kanina, yung kitang kumikita, no? Kasi kitang-kita mo talaga, no? So, kumbaga, yung mga nakuha mo sa referral, for example, or yung mga sa pakisuyo business mo sa negosyante, ay pwede pang, dahil nga pwedeng ilagay dito sa Discartech savings mo, ay kikita pa ito ng 3.25. So, kumbaga, wala kang katalo-talo kasi dahil lahat ng puntahan mo, merong kang kikitain. Wala pong required amount na pag-open po ng yung account. Oo, no. Kailangan ko ng 2,000, 5,000, 10,000 para mag-open ng Ito, zero. Oo. So, pwede kang mag-deposit at mag-open ng Discartech account na wala kang ilalagay na pera sa umpisa, no? So, kahit para basta no initial deposit, no maintaining balance, no dormancy fees. So, pagpalagay mo na wala ka namang pera at wala kang ilalagay, so let's say, wala kang trabaho sa isang taon o tatlong buwan, etc. Kahit wala pong laman yung inyong Discartech account, okay lang po yan. Hindi mo kayo mag-charge whatsoever. Oo. So pero basta hindi magsasara yan. Basta ho pag nagkaroon na ho kayo ng kaya nga sabi ko yung pag madiskarte kayo na meron kayong nakuwang negosyo or ito nga yung referral sa pamagitan ng 30 pesos sa bawat successful referral ay magkakaroon po kayo ng pera o savings sa loob ng inyong deposit account sa Discarte. Kahit saan sa probinsya basta may internet connection at ma-download yung app pwede, no? Pwede ho. Actually, pwede. 50,000 lang po ang insured sa account? Tanong ni Glenn. Tama po. Kasi ang maximum lang po na tatanggapin ng Discartech account po ninyo ay hanggang 50,000 pesos lang po. Ito po ay ayon sa definition ng basic deposit account ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ah, okay. Pwede po bang multiple accounts or isang account lang per tao? Opo, 1:1 lang po. Bawat isang Pilipino, isang basic deposit account ng Discartech. Kahit anong stage ng dengue po, nakocover yung insurance product na nakukuha sa Discartech? Yes ho. Kung titingnan niyo po sa Discartech, meron ho kaming limang insurance products na nakapaloob sa Discartech app. At isa nga po doon ay ang dengue cash na insurance, no? So, sa 300 pesos sa loob ng isang taon at magkaroon po kayo ng dengue at sa anumang stage ng dengue, basta lang po merong certification na galing sa doktor na talaga ho kayo ay nagka-dengue, ay pwede ho kayong mag-claim na hanggang 10,000 piso. Ang galing. For a measly 300 pesos? Apo. Apo. For a measly. Apo. Ang galing. At anong po ni Rhea Season? Pwede ko po bang kunan ng insurance ang 11-month-old baby ko? Pwede po. So, lahat, sabi ko nga sa inyo kanina, pwede nyo ipangregalo, lalo nga yung Pasko, no? Ipangregalo sa inyong lahat ng buong angkan. Kasi ano nga ba, Diyos ko, 20 pesos nga lang isa, di ba? So, pwede nyo ipangregalo yan at gawa, pwede na kayong, ano, para kala nyo kandidato kayo sa inyong pamilya. Regalo na very valuable. Yes, oo. Very valuable. Kasi regalo, di ba, isang beses mong nabuksan yan, pwede mo isuot or isang beses lang, di ba? Pero itong regalo mo, pwedeng pang-anim na buwan o isang taon. Exactly, exactly. Ano po yung matatawag na successful referral? Okay. Ang successful referral po ay
dapat ay yung pong inyong ni-refer ay nakapag-download ng app at na-verify po siya. When you say verify, gumamit po siya ng isang one valid government ID at na picturean po niya 'yon at ang tawag po na ito yung selfie, yung liveness check, para just to ensure na yung sa system, ma-check po yung mukha niya sa actual selfie at yung mukha po niya na dun sa picture niya sa kanyang ID in-scan o picturean niya sa cellphone niya. So yun po, in less than 3 minutes, kung siya po ay successful, it automatically, 30 pesos po ay mapupunta sa inyong basic deposit account. Okay. Unlimited referral po ba ito? Tanong pa rin ni Glenn Chavez. Mukhang kakari rin to ni Glenn Chavez. At talagang dinidipate niya. Isunod ko na yung pangalawang tanong niya. One-time payment lang po ang referral fee na 30 pesos? Sa bawat isang tao. Okay, sa bawat isang taong ni-refer nyo ng successful, isang 30 pesos po yon. So, tapos yung tanong naman kanina na up to unlimited ba to? Unlimited. So, ito po hanggang 30,000 a month. So ibig sabihin ho, kung merong kasi yung aming promo po ngayon ay hanggang June or July next year. So kung karirin nyo ho ngayong buwan hanggang June next year o 30,000 per month po kayo. PDIC insured din po ba ito, Sir Lito? Yes, PDIC insured po hanggang 50,000 pesos. Sabi ni Eldrin Cerquillo, na-download ko na po yung app noon at na-verify pero na-uninstall ko Discartek. Pag-download ko po ulit, need ko bang mag-verify ulit? Yes po, kasi pag na-uninstall ninyo at nag-install ulit kayo para umulit po kayo, pero kasi ibig sabihin wala pa po sa amin yung record nyo. So ngayon, dapat ulitin lang po ninyo. Okay. Ito, magandang tanong coming from Kmar Villarin. Working po ba ito sa mga devices na walang Google Play like Huawei? Sa Huawei okay. Sa Huawei kasi ang iba ang kanilang system doon, ano. Ngayon po ay ito ay para sa Google Play sa Android at Play Store sa iOS, no, sa iPhones. Pero sa mga Huawei smartphones po ay ito na po ay ang aming isusunod, hopefully this quarter ay pwede na po i-download din po sa mga Huawei devices. Yung Discartek po ba, pwede ba from US to Pampanga? Kasi nakita niya yata yung video kanina, nagta-transfer. Pwedeng mag-money transfer, di ba? Okay. Pwede ho mag-money transfer, pero dapat po ito ay residente sa Pilipinas. Dapat kayo rin po ay Filipino citizen, no? Kaya po, meron pong tanong doon sa Discartek app kung kayo po ay residente ng Pilipinas at kung kayo po ay Pilipino. So, dapat po talaga ay kayo po ay nasa bansa natin, ano? So, kasi yung transfer po ay in the meantime ay para po sa domestic transfers sa buong Pilipinas lang po muna. Let's say, pinasweldo mo yung iyong yaya sa bahay mo, dahil sa yaya ng anak mo. So, pwede mo na rin sabihin sa yaya mo na mag-open siya ng Discartek account. So, kung baga, okay, pwede na rin yung iyang kanyang sweldo, buwan-buwan, ay doon mo na ipadaan. No? Ako, sa totoo lang, yung lahat ng aking mga kasambahay ay tumatanggap ng sweldo nila sa Discartek. Tapos ngayon, sila naman, pinapadala na lang diretsyo sa kanilang mga magulang o kapatid sa Iloilo. Yung kanilang mga, siyempre, yung kanilang pera papunta sa kanila. So, kumbaga, hindi na yan pupunta sa kung saan pa, di ba, para at least makuha yung pera. Kumbaga, parang ito ay mabilis nang makuha at talagang sigurado. So, kahit 24/7, pwedeng mag-transfer. Hindi po ba madali ma-hack itong Discartek app? Sabi mo nga, tatlong S, di ba? May tatlong S. Oho, simple, sakto, sigurado. So hindi po ma-hack ang inyong Discartek app kasi ho lahat po ng security ay nakapasok po diyan. Yung tatawag po nating one-time password, meron po kayong password, meron po kayong username, at yung sa mga cellphone po na medyo advanced ng konti, meron po kayong biometrics, no? At sa bawat transaction po ninyo ay magkakaroon po kayo ng one-time password. Ito po ay yung 6-digit number na unique na mag-expire po siya pag hindi niyo po ginamit, no? So kumbaga ito po ay kada isang transaction na ginagamit niyo po ang Discartek ay meron po kayong parang meron kayong password o passcode, no? Yung security level, na, may security level po. Opo. SSS, pwede ba daw magbayad doon?
Okay. So yung SSS payments po ay ngayon po ang Pag-ibig Fund lang po ang aming nakapasok ngayon. Pero ho, by this quarter, papasok na po yung SSS, PhilHealth, at iba pa hong government agencies. Pwedeng magpasok o mag-deposit via 7-Eleven, yung mga bayad center. Centers, bayad center. Bayad center. Mga pawn shop pwede rin. Opo, pawn shop or easy pay outlets. Nandun po sa cell, nandun po sa Discartech app, makikita niyo po yung mga kung saan-saan kayo pwedeng mag-deposito at mag-withdraw. Nasa 30,000 outlets po yan nationwide. Ililipat na lang daw niya from GCash to Discartech. Pwede ba niya malipat yung GCash niya sa Discartech? Pwede po. So, pwede po kayong maglipat ng inyong pera mula po sa anumang bangko, 30 po, over 30 banks and mobile wallets, kasama po dyan ng GCash, Paymaya at iba pa po. Pwede niyo pong mag-transfer papuntang Discartech at pwede naman pong from Discartech papunta sa kanila naman po. So, ano po yon? Interoperable po siya. At pwede po niyong gamitin ang QR code. Kaya sobrang excited ako na i-share sa inyo itong app na na-discover ko na tinatawag nating Discartech. So ang Discartech ay may iba't ibang features kung saan pwede tayo nitong matulungan lalo na sa mga pagsubok na pwedeng dumating sa buhay natin. So mayroon siyang iba't ibang features. So isa siyang super app na pwede kang mag-transfer ng pera, mag-deposit at mag-withdraw ng pera, magbayad ng bills. At ito yung isa sa mga pinakagusto kong features nila, ang telemedicine. Lalo na ngayon, di ba? Ang dami nating kababayan na hindi nakakapag-check up sa kanilang mga doktor or hindi nakakausap ang kanilang mga doktor dahil na natatakot sila pumunta sa ospital na baka makuha nila yung COVID-19 virus, di ba? So ito, yung telemedicine feature ng Discartech. So hindi mo na kailangan pumunta ng clinic para magpa-check up. So isang text lang, isang tawag, isang email mo lang, pwede ka na magpa-consulta sa isang licensed na doktor, di ba? So, meron din itong feature na micro-insurance na pwede mong bilhin. So, ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na ang Discartech na app. Telemedicine. Yes, telemedicine. Ano po yun? Oo, ito kasi, pag bumili ka ng telemedicine sa Discartech, sa loob ng 12 buwan at may bonus ka pang additional 3 months, so total 15 months, sa presyo na 799 pesos lang, ay meron ka ng unlimited konsulta sa mga licensed physician or doktor doon sa tawag namin, partner namin ito ay iDoc. Meron ba raw charge pag nag-cash out, Sir Lito? Tanong ni Abby Season. Okay. Wala pong charge ang cash out kasi po wala po tong physical card or ATM card. Ang tawag po namin ito ay ATM cardless withdrawal. Pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na 1,500 na RCBC ATM outlets nationwide at ang tawag po namin ito ay ATM cardless withdrawal. Pwede po kayong mag-withdraw dyan, libre po. Can I deposit a check or cash only? Cash only lang po ang tinatanggap ng ating partners. Sir Lito, your last message to them. Yes, na unang-una, maraming salamat Armand, no, at sa syempre kay Dr. Carl Balita sa Peaceability, sa CBRC.tv at sa milyon-milyong nakikinig at nanonood ng iyong napakasikat na programa. All right, Sir Lito. Thank you very much. Thank you so much. Guaranteed po ba yung 3.25%? Yes po, guaranteed po ang 3.25%. Kaya po mag-deposito na kayo. Kahit teachers, mga construction workers, mga tindera sa palengke, lahat po ng Pilipino, anumang antas ng pamumuhay, welcome po sa Discartech. Marami pong salamat. Very, very good. Again, Lito Villanueva, congrats to you and thank you. Thank you for having not your time on this show. Thank you for giving us Discartech app. And extend to all the RCBC people. Thank you very much. Muli, ito po si Armand Benko. Very happy to have joined you as you joined me in Peaceabilities in CBRC.tv.